bilang mga rapper kasi, lalo na kami, parang meron kaming mga pride, kumbaga pride na hindi namin, kumbaga, kung magpapatulong ka sa isang rapper, parang kabawasan ng pride mo yun, as an MC. Pero, ano to eh, angulo to na madalas ginagamit ng mga rapper. Kung kanina, halimbawa, ilang beses ko na nakapanood ng battle na laging nagpapasulat ka sa mga grupo mo. Welcome back to Break It Down. Manonood na naman tayo ng battle ngayon. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na natatawa ako sa mga comments na nagsasabi o nagpo-point out ng mga references na obvious na, nakakala nila hindi ko na-gets. Minsan kasi may mga self-explanatory na bars na hindi ko na hinihimay pa o pino-point out dahil para hindi na masyadong humaba. At natatawa din ako sa nagsasabi na pag nagko-comment ako ng hindi ako fan ng English bars sa Tagalog battle, na may nagsabi doon na, eh, ikaw, Idol Uni, gumagamit ka rin naman ng English words eh. Para sa akin kasi, iba yung gagamit ka ng isang buong barra o 2 bars, 4 bars na puro English sa gagamit ka ng English na salita dahil wala siyang equivalent sa Tagalog o katumbas sa Tagalog. Magkaiba rin yun, gaya nga ng sinasabi ko dati, pag nagpapatawa ka, iba yun. Kumbaga para sa akin, exception yun. At parang medyo awkward kasi pag parang nananakot ka ng tao tapos English yung gagamitin mo na nasa Tagalog battle kayo. Parang hindi siya ganun kapanipaniwala kung ikukumpara kung gagawin mo sa Tagalog. At pati na rin sa mga nagsasabi na bias daw ako sa ibang mga battles. Opinion ko to at hindi naman ibig sabihin na ito yung opinion ko, ito dapat yung manaig at ito yung parang siya na dapat yung manalo. Opinion ko lamang to dahil kung gusto ko talagang i-please lahat, edi sana nagbotohan na lang tayo. So sa mga may mga ibang opinion, pwede naman kayo gumawa ng sarili nyong reviews. Masaya din gumawa ng mga ganitong reviews sa Battle Rap. Okay, so simulan na natin tong laban na to. Ayon kay Kai Soto, ito daw yung pinaka-favorite battle niya sa Flip Top so far. At ito ay galing sa Isa Buhay 2017, Apex versus Mott. So simulan na natin. Pinag-usapan na nila. Tigdalawat na lahat ng minuto sila. 9 judges tayo. Nanalo si Mott ng coin toss. Pili niya mauna si Apex. Isa Buhay 2017. Magaling, magaling. Magaling ka, di ba? Sa murang edad, agad-agad napansin ka nila. Itong obra, ginamitan ko ng Crayola. Hindi ko to palalagpasin, tang ina, pausbong ka palang tatagpasin na kita. Ako lalas na sa lalamunan ng idol niyong Wex. Pang nagpusod na ng buhok, mala Samurai X ako si Bato Cypix. Talo para hindi kita niloloko. Mararamdaman mo yung naranasan ni Price sa susunugan na problema, hindi to promo. Yung binabanggit niya dito yung laban nila sa susunugan ni Price Tag. Napanood ko yun, sobrang lakas ng ginawa ni Apex noon, pero hindi siya judged. So parang gusto niya sabihin na ganitong klaseng Apex yung pinapakita niya ngayon dito sa laban na to. Sa una mong talo para hindi kita niloloko. Mararamdaman mo yung naranasan ni Price Tag sa susunugan na problema, hindi to promo. Kung yung bagsakan ni Chito tinutono, ako yung bagsakan ko, Miko Soto. Marami ang nagsasabi na medyo morbid yun. Sabi niya kung bagsakan ni Chito tinutono, sa akin bagsakan ko, Miko Soto. Sa mga nakakaalam, si Miko Soto, nahulog siya mula sa balcony ng condo niya.
Kaya parang gusto niyo sabihin ni Apex dito kung ikukumpara sa bagsakan ng parokya yung kanta ni Chito Glock at ni Francis M, yung sa kanya mas madugo. Rest in peace, Miko Soto. Tuloy natin. Kung yung bagsakan ni Chito tinutono, ako yung bagsakan ko, Miko Soto. Marami na nagsasabi na tagilid daw ako sa tarantado na to. O yan, nakatagilid na ako. Masaya na kayo. Asintado ako. Kaya kong patamaan to kahit nakapikit. Ganito talaga ang mga asintado. Minsan tagilid. Masyado ka pa malambot. Hindi pa to ready sa bugbugan. Itsura niya mukhang papalagan ni Shea sa suntukan. Kamusta na, MHAT? Mukha ka pa rin grade 6 na katatapos na mag-ensat. Sa gitna ng loon niya may malaking peklat. Di mo malaman kung na-headshot o nakipaglandian sa unicorn tapos na-headbutt. Para akong terorista, garantisabog ang mga setup. Wala kang bars para cellphone na nasa dead spot. Imbis na trono, makukuha mo trauma na parang shell shock. Paano ka naging hip-hop kung yung get-up, palay bench at pay shop ang sarap mong pukpukin? Parang konti na lang yung ketchup! So, nakita nyo doon, no, yung mga multis ni Apex. M-Hat, shell shock, bench at pen shop, ketchup. So, masasabi ko isa talaga si Apex sa mga may ganung abilidad yung ma-extend yung rhyme scheme at the same time maihalo niyo yung mga suntok sa kalaban. So, isa yun sa mga strengths ni Apex. Tuloy natin. Wala kami paki sa'yo ni Red Blood kahit magdala ka na sarili mong pep squad. And guess what? Ibubunyag ko sa round 2 yung pinakasikat na linya mong dinekwat. Oo, ilalabas ko ang baho mo na parang testigo sa korte. Isa kang bagong sibol na toge na babaksakan ko ng 88 kilong adobe. Yang hype mo, parang masamang pakiramdam. Mainit daw siya ngayon. Lagnat laki lang yan. Ang corny mo bro, palibasa laman ang kukoti mong go. Isang taon lang yung hype mo, parang Pokemon Go. Baliktaran, hindi po pwede yan. Hindi ka makakaskor sa akin, defensive run. Mas matamis ka pa sa ibabaw ng leche plan. At kahit ang defeated ka, hindi mo ako matiteknikan sa pagkatalo wala ka pang karanasan. Pwes ngayon ka mabiberginan. Alam nyo ba kung bakit yun noon niya nagmukhang tensionhan? Kasi naparito ng pellet dyan, tapos yung bala, bearing ng electric fan. Eto, Sebo Di Macho, effective yan. Ako pa rin ang nauna. Yun, ganun ulit yung ginawa niya. Kung kanina, two-syllable multi yung in-stretch niya na rhyme scheme, dito naman, defensive run, four syllables, defensive run, hindi, 3 syllables pala yung iba. May tension hand, bearing ng electric fan. Effective yan. So dito, nagsushowcase na siya nung galing niya sa multis, no? Tuloy natin. Kasi naparito ng pellet dyan, tapos yung bala, bearing ng electric fan. Eto, Sebo Di Macho, effective yan. Ako pa rin ang nauna, kaya pales ka kay kuya. Ang parusa, firing squad, pero ang mga gamit na barrel ay basuka. Kung maere, malako, wala na kayong pake, mga puta. At least naparamdam ko sa'yo kung gaano kalayo yung agwat natin, Tagalupa. Pag ako lumamong buo, kayo hinihimay nyo pa. Pagkatapos ng laban natin, wala ka na kaluluwa kasi naidigay ko na! Ikaw ang dihado, pamihado, bakit ka mo? Simot ka lang, ako ubos pati plato! Lakas na ender niya doon, simot ka lang, ako ubos pati plato. So yun yung mga sinasabi kong wordplay na mas okay na hindi na kailangan himayin. Kumbaga yung first tsaka second meaning niya, as is na siya, diba?
simot ka lang, ako ubos pati plato. So yung simot, tsaka yung simot na ubos, pati yung simot na pangalan niya. Ginamit pa ng gagong to. Marami nang gumamit niyan at lahat yun tinalo ko. Okay, so ni-rebat niya. Sabi niya, simot na rhyme scheme. Actually, hindi naman rhyme scheme yun. Ginamit lang yung word na mot. Tsaka yung simot. Pero, yun nga, dahil rebuttal siya, tapos nabanggit ni mot, malakas yung impact niya sa mga tao. Tuloy natin. Rhyme scheme, ginamit pa ng gagong to. Marami nang gumamit niyan at lahat yun tinalo ko. Rebook na agad. Pagtungtong mukha the battle, alam kong gigil kat preparado. Nananatiling gutom na rapper. Kaya ba hilig mong makisalo? Kaya ba hilig mong makisalo? Nagkukumahog para sa title bilang pinakakwelang veterano na kinumpara yung sarili sa suicide bomber. Ganyan ka kadesperado! Kasi sa ugali mo lumipat yung pamagat ng yung kanta. Haring araw nga talaga. Kasi masyado kang pasikat pag sinipat ang sakit lang sa mata. Ipatinamay mo si An Mateo. Meanwhile, ang kalaban mo si Shernan. Gumawa pa ng ekstrang ingay, yan babago mong racket. E daig mo pa palyadong missile sa kaka wordplay, pati babae tinatarget. Yun ang pagkakaintindi niya sa ceasefire. Baklang sundalo! Baklang sundalo! Madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Parang gusto niya sabihin ceasefire. Ceasefire yung sister. Fire. Parang dadamay ng babae. Okay. Hindi niya sa ceasefire. Baklang sundalo. Baklang sundalo. Madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Gagawa ng skandalo para sa hinahabol ng kasikatan. Idadamay si ganto, si ganyan. Kaya paanong di magsisigawan? Eh parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Malakas nun. Parang commentator sa basketball. Kada tira, banggit pangalan. Magandang simile na ginamit ni Mot. Solid. Tuloy natin. Kaya kung si Apok, parang nalimutan yung parachute. Ginawa mong comedy, kanyang galawan. Ikaw naman yung nakaparachute sa laban ni Holyfield. Agaw eksena ka sa bakbakan. Kaya pala nung ahon, may dala daw siyang 16 na sakong. Bigas na antimanong, makakain kung sakaling lutuin daw yung laban. Doon ako sumang-ayon kasi magaling ka nga magsaing. Magpadinga sa ilalim, pwede rin bahaw na pamatong. Tutal gawain mo naman lagi yung sumapaw at gumatong. Inambing pa sarili kay Mike Tyson, sa payat mo yan seryoso. Umaastang matol, huwag mo nga akong niloloko. Samantalang sabi mo kay Target noon, pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung mahabol mo ako. Ayan si Apex. Sa pagkumprota ay takot, pero pagdating sa video, tsaka lang to magdadaldal. Yan yung tipong pagkasuntok, sabay takbo. Pag nakalayo, mga asar. Sa atensyon ay garapal, puro papansin, madalas pa kong magpasaring. Gusto siya lang ang malakas, kaya pala galit siya doon sa nag-gym. Mabangis, yan ay bibihirang masawi. Sa tagumpay ay mabilis pag may gabay kang magwage. Kasi nga galaw ang artipis. Yang sulat mo ay panay tagpe. Parang ginamitan lang ng breeze. Mas maraming kamay, mas madali. Oh, hati-hati sa papel. Yun ang saktong punto.
ito sapagkat tila may gamit na gunting kasi may katulong kang pangkat. Pero ang pinakamasaklap, isa ka lang peke sa mata ng liga na to. May gamit na gunting kasi may katulong kang pangkat. Pangkat tsaka yung pangkat na grupo. So dito parang ina-accuse ni Mot si Apex na nagpapatulong sa Artifice. Kami yun, si Ron, Abra, Apex. Pero masasabi ko dyan, bilang mga rapper kasi, lalo na kami, parang meron kaming mga pride. Kumbaga pride na hindi namin, kumbaga kung magpapatulong ka sa isang rapper, parang kabawasan ng pride mo yun as an MC. Pero ano to eh, angulo to na madalas ginagamit ng mga rapper. Kung kanina, halimbawa, ilang beses ko na nakapanood ng battle na laging nagpapasulat ka sa mga grupo mo. At ako rin, ginagamit ko rin yung mga angulo na yun madalas. Alam ko, ginamit ko yun kay Plasma, kay Tipsy D. So ano siya, typical siya na angulo talaga na magagamit sa'yo bilang rapper, lalo na pag may mga kagrupo ka. Pero ang galing nung pag-execute ni Mot dito nung sinabi niya na may katulong kang pangkat, parang gunting. Tapos Breeze, mas maraming kamay, mas madali. Okay yun. Itan lang ng Breeze, mas maraming kamay, mas madali. Happy-happy sa papel, yun ang saktong punto sapagkat tila may gamit na gunting kasi may katulong kang pangkat. Pero ang pinakamasaklap, isa ka lang peke sa mata ng liga na to, yun ang di mo matanggap. Kasi kung si Luni bukas na libro, sinamantala mo yung pangungopya sa aklat. Oo, magaling ka nga mag-multi, pero yung style mo sa pag-handle, malaluni lang lahat. Sa malawakang pagsusuri, kahit sa ang angle, malaluni ka mag-rap. Pero kahit dinaig mo pa si Plankton sa kakahasel mo manghuli ng sangkap, para sa amin, ikaw pa rin si Marlon P sa kanyang debut battle kasi ikaw yung luni na panggap. Sinabi niya, ikaw, para kang si Marlon P sa debut battle kasi ikaw yung luni na panggap. Yung debut battle ko kasi sa Flip Top, kalaban ko doon si Gap. So, nai-wordplay niya yung panggap. Tsaka yung panggap. Yung luni na panggap. Okay, magaling yun. Ano pala yung ano, end ng first round. So, solid sila pareho sa first round nila. Si Mot mas nag-concentrate siya sa wordplay. Si Apex naman mas nag-concentrate sa rhymes. Parehas okay yung delivery nila. Parehas okay yung confidence level. Parehas nila na itawid yung mga punto nila. Siguro pwedeng tabla tong round 1. Tingin ko. Tuloy na natin round 2. Sinasabi mo. Mali ang sinasabi mo. Ano pinagsasabi mo, Mot? Punyeta ka peste, puro kang mema po tapete, wala kang kwenta kay kadyente. Kung ikaw yung Mot, ako yung raketa na di kuryente. Super rookie, ulul, rapper na wannabe. Tangina yung boses, tunog squatter sa Jollibee. Pero wag kang mag-alala, di ka mapapahiya sa akin pag ako nagpahiya sa'yo. Kaboses mo yung mga tambay sariles na kakilala ko. Ang ingay-ingay neto, kala mo naman inaano. Hindi porket ka mukha mo si Chito, may karapatan ka na mag-iskandalo. Sabi niya kayo. Okay yun, kaya pala yung intro niya. Chong, ano ba ang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo sa Yes Yes Show na reference. Tapos sinabi niya, hindi porket ka mukha mo si Chito, may karapatan ka na mag-iskandalo. Reference sa scandal ni Chito. Tuloy natin.
Ang hinay-hinay neto, kala mo naman inaano, hindi porket kamukha mo si Chito, may karapatan ka na mag-iskandalo. Sabi niya kay Onax, anak, Olax ka, no? Onax, talo ka na. Perfecto na scheme. Diyan ka magaling, magbaliktad, parang cook sa burger machine. Estilo mong anagram at palindrome para kunwari mabenta ka. Para kung watawat ng Pilipinas, subukan mo kung baliktare, putang ina, gera na! Ang lakas nun. So far, isa yung sa pinakamalakas na punchline ni Apex. Dito parang tinatalakay na niyo yung style ni Mot na baliktaran. Para akong bandila ng Pilipinas, subukan mo akong baliktarin, gera na. Galing nun. Alam naman na lahat yun, na pag yung pula, nasa taas na ng bandila ng Pilipinas, ginagamit yon sa panahon ng digmaan. Kunwari, mabenta ka? Para kung watawat ng Pilipinas, subukan mo akong baliktarin, putang ina, gera na! Sabi ng iba, mahirap daw yung ginagawa niya. Ako'y na-shock! Wow! Alam mo kung ano kabaliktaran ng what? Go! Lahat daw kaya niyang baliktarin. Yung pitbull na buntis, baliktarin mo nga. Tingnan natin kung di kakagatin sa mukha. Napag-inipang... So yan, yun na yung topic niya talaga dito, yung baliktaran, no? Bago pa yung bandila, sinabi niya rin pala yung sa burger machine. Magaling ka lang magbaliktad, parang... kusinero sa burger machine. Kasi ngayon pagbabaliktad ng burger, tapos yung wak, cow, tapos sabi niya yung pitbull na buntis, baliktarin mo, kakagating ka sa mukha. Okay na, napasukan niya rin ng comedy. Tuloy natin. Yung pitbull na buntis, baliktarin mo nga. Tingnan natin kung di kakagating sa mukha. Yo, napag-inip ako kagabi na ako'y kanyang naisahan. Dahil yung mga bara ko ay aking nakaligtaan. Nagising ng pawisan, pero napangiti na lang. Kasi kadalasan ng laman ng panaginip ay ang kabaliktaran. Eto na ang revelasyon. Yung ABS-CBN niya na linya, mga pare, aking napag-alaman. Naginaya niya lang yon doon sa OFW na battle rapper sa Japan. Palakpakan ang kanyang pamamaraan. Ang pangalan ng pinagayahan, Michael Joe. Subukan niyo panoorin yung Ultimate versus Michael Joe. Malamang ikabatrek niyo. Sobrang nagandahan ka doon sa bara ni Michael Joe. Ginamit mo. Kaya ikaw, ang Black Mamba ng wordplay. Kasi yung tira mo, ginaya mo lang kay MJ. Lakas nun. Ikaw yung Black Mamba ng wordplay. Kobe Bryant. Yung tira mo, ginaya mo lang kay MJ. Si Jordan. Kasi alam naman lahat, si Kobe heavily inspired ni Michael Jordan, pati yung lahat ng moves ni Kobe, doon niya ipinattern sa mga galaw ni Michael Jordan. So yung MJ, inano niya rin kay Michael Joe. Si Michael Joe, isa yun sa mga nakabattle ko rin sa Japan. Alam ko yung linya na yun, yun yata yung ABS-CBN, na sinabi niya na bawat round pasok yung linya, parang logo ng kapamilya, bawat round pasok yung linya. Parang ganun, pero iba yung kay Mot. Hindi ko rin alam kung sadya yun o nagkataon lang na pareho sila. Pero naunang ginamit ni Michael Joe yun dun nga sa laban niya sa Japan, si, ano sinabi ni Apex? Ultimate. Laban kay Ultimate. So dito parang ini-expose niya si Mot na ginaya mo lang yung linya na yon kay Michael Joe. Tapos ang ganda nung pagka kumpara niya dun sa Jordan tsaka Black Mamba. So na creative na pang didis at the same time ini-expose niya. Michael Joe, ginamit mo! Kaya ikaw ang Black Mamba ng wordplay. Kasi yung tira mo, ginaya mo lang kay MJ! Ano? Nagulat ka? Ano? Alam ko. Ganyan mag-research. Ganyan mamuna, para kang kurakot sa customs, pati OFW ninanakawan mo pa! Galing ka! Kala ko pa naman umaapo yung papel pag sumulat siya. Galing ka nga sa tamod ni Tipsy D kasi magnanakaw ka rin katulad niya!
mala Robin Hood, nagnakaw ng bara sa kano. Ikaw, parang gobyerno, kasi yung ninakawan mo, mas mababa pa sa'yo. Kunwari, walang alam, oh, ang sarap banatan. Yan, ganyan ang luka ng maang-maangan. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Nagkaroon ata ng diferensya. Mot, hindi mo kayang baliktarin ang taong may ebidensya. Para makilala, dinaan mo sa ABS na alarma tuloy yung kompas ko sa'yo. Kung ganyan lang din pala, eh, dapat ang apelido mo, Thomas Morato. Namamag-asa pa naman nanalo tong gago na to. Baka nakakalimutan mo, simot ka lang, simotaro ako. Yan, yan na ba ang bagong bida sa net? Nang gaya ng linya porket na... Simotaro, yun yung isa sa Mortal Kombat, isa sa mga boss bago makalaban si Shao Kahn, yung parang centaur na bakal yung buntot. So, ang galing nung pwede nating masabing nameplay kasi sabi niya, simot ka lang, simotaro ako. Angas. Mananalo tong gago na to, baka nakakalimutan mo, simot ka lang, simotaro ako. Yan, yan na ba ang bagong bida sa net? Nang gaya ng linya porket, nagmukhang astig na saglit, pero para sa kapatira, nagpapatira sa puwet. Para siya si Hartino ng gubat, anigma, ayoko na tong makita ulit. Lakas ng round 2 ni Apex, no? Mas malakas yun sa round 1 niya. Tingnan natin kung anong sagot ni Mot dito. May nagsabi na sa akin na may katulad daw yung linya ko na bumenta. Na may katulad daw yung linya ko na bumenta. Pero sinubukan kong tignan, puta, magkaiba naman yung ginamit na ideya. Tingnan to. Una nagsabi niyan si Plasma, gago kong usapang sulatan lang, original ako gumara. Kayo kong magbintang mga bara-bara, eh ginaya mo nga lang yung nagsabing gaya-gaya ako ngayon. Sinong gaya-gaya? Yung nairibat niya yun na may puntong pagkapilosopo. O nga naman nung sinabihan siya ni Plasma na gaya-gaya siya. So parang binalik niya kay Apex na kung gaya-gaya ako, tapos may nagsabi na sa akin nun, kung ulitin mo, sino ngayon ang gaya-gaya sa atin? Okay. Pinalayo ko! Ano ba sabi na ulit? Tagalang may naalala ko eh. Yung parang cook daw sa burger machine, buti pa yon, kasi marangal yung ginagawang pagkayod. Ikaw, palibasa, easy money, nagpapatsupa sa bakla kasi doon madali kang sumasahod. Kilala nyo ako! Mahilig mang damay ng jowa ko. Yan, madaling si Apex kung ilalarawan ko. Naalala ko tuloy si Romano Trapido. Kung saan sila mahina, dun sila pinakamalakas. Pwes mahilig sa baliktaran to. Kaya alam kong kung saan ka malakas, yun ang kahinaan mo. Pwes, nobya mo naman yung idadamay. Simulan mo ng matakot. Di ba nilalak mo yung panty niya pag lumalabas ng bahay? Naknang puta to ang damot. Sigurista ka masyado sa ganong punto pa umabot kung sa bagay kailangan nga namang ikandado pag kung sino-sino pumapasok. Kahit may regla, walang patawad. Talagang sarado daw dapat. Kaya yung pandikit ng mudes sa mismong puke nakalapat. Sa mismong puke nakalapat. Hindi lang yung panty yung kinakatakot na mapasok ng mga manyak, pati napkin kinakandado. Kasi mas sigurado daw pag padlock. Wordplay! Kasi mahilig ka sa pangsarado, may payo ko sa'yo, Ogag. Saktong-sakto pag yung nobya mo ayaw magpa-odrag. Imbis na dildo, gago, gamitan mo ng doorknob. Diba ganyan kating magdikid, ikaw pa mismo naghayag. Sabi mo kay Apok, damay-damay na lahat sa pangungupal mong hangad. Oo, ganyan siya kadikid, pero sa pananagutan, walang bayag yung anak na nang di pa marunong maglakad, tinakbuhan niya na agad. As nun, mga anak mong hindi mo pa marunong maglakad, tinakbuhan mo na agad. Galing nung pagkalaro niya dun sa salitang di pa marunong maglakad tsaka tinakbuhan na agad. Isang angulo rin na laging ginagamit kay Apex yung hindi daw siya, hindi niya pinananagutan yung anak niya. Tuloy natin.
Ganyan siya kadikheb, pero sa pananagutan, walang bayag yung anak na nang di pa marunong maglakad, tinakbuhan na naagyan. Kaya yung galing mo sa BRB, parang di mo na panindigan. Kung yan na buo mo ang supling, di mo na nagawa pang balikan. Oo, wais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan, pwes makinig at alamin kung sino bang may kakulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng isang taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng siyam na buwan. Gandang ano nun, kumbaga nire-reference ni Mott dito yung ginawa niyang scheme dati na isang taon na bara. Hindi ko alam kung kanino yun, pero sumikat din yun. Kay Onyx yata yun eh, nung kalaban niya si Onyx. Hindi lang ako sure, pero sumikat yun na parang isang taon na bara. Tapos sinasabi niya, paano mo tatalunin yung gumawa ng isang taon na bara kung tinakbuhan mo nga yung bat. Yung bata na bumuo ng isang taon na bara, kung tinakbuhan mo yung bata na nabuo lang sa loob ng siyam na buwan. Maganda yun, magandang linya yun. Muna isang taon na bara, paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng siyam na buwan? Ka na ngayon? Naalala mo pa ba nun? Pinag-aral ka niya, Pex, para makasilbe talino mo. At di ba bilang kapalit sa kanya mo unang pinatikim yung sisid marino mo? Parang dalawang magsasaka na nagkalapit, na nagbibigayan pabalik, kasi tinutustusan kanya ng bigas kapalit ng pinapakain mong malagkit. Pex at Boss Loss ang lupit, kaso nang hinayang ako. Gusto ko sanang i-wordplay eh, puta, nahirapan ako. Hanggang sa naisip ko, di na pala kailangan ng spell it backwards, total, nagbabalik tarang kayo! Kaya pala sabi mo kay Badang, all three rounds siyang magmumumog ng bayad mo. Alam na alam yung kababuyan, palibhasa na turuan kang sumubo ng banayad at sagag sa lalamunan. Kaya sa artipis, natanggap agad kung sipsep lang ang puhunan, kasi pag tsumupayan, walang sayag, parang ilustrado na nagkulang. Ito pa na po sa katanungan, masusubukan ka ngayon. Sino nga ba yung sanggol mo na iniwan at baklang karelasyon? Mukhang pag-amin na lang yata ang yung natitirang aksyon. Di ba idol mo si Luni? Pwes irebat mo lahat yun! Okay, so yung ending ni Mott doon, parang kapareho nung ginawa kong ending nung round 2 ba yun? Parang round 2 kay Tipsy D na, sinabi ko kay Tipsy D na, kung talagang mahusay ka, erebat mo lahat yun. Yung parang ano yun, strategy ng mind games para sa sunod na round, mapipilitin siyang magrebat, pero parang bibigyan mo ng pressure. So, medyo kapareho, although kapareho talaga, iniba niya lang yung words, pero yung justification niya dun is, di ba idol mo si Luni, erebat mo lahat yun. Parehas malakas yung round 2 nila. Mas malakas yung round 2 ni Apex kaysa sa round 1 niya. Itong round 2 rin ni Mott, mas malakas kaysa sa round 1 niya. Parehas may mga linyang tumatak. Magaganda din yung mga wordplay. Magaganda yung mga rhymes. So, pwede kong sabihin tabla pa rin tong round 2. Round 1 tabla, round 2 tabla. Tignan natin tong round 3. Naalala mo pa ba yung ninakaw mo na linya? Logo ng kapamilya, di ba? Nagde-deny pa siya. Sige na nga, change topic na tayo. Halatang naiilang ka na. Nakakaumay ka.
May tamang timing kasi kung kailan pwedeng magmalalim tulad ng pang mag-isa ka, chinecheck mo yung daddy mo sa salamin, o di kaya pag yung kulangot mo, berde at malagim yun. Yun ang tamang panahon na pwedeng magmalalim. Tinalo mo si Fangs pero putapete ka pa rin. Kung nakalusot ka doon sa mukhang Apex na may sakit, patay ka ngayon sa Apex na magaling. Palaliman pa gusto mo? Okay, so yung intro ni Apex doon, nag Chito Miranda na naman siya. Tapos inulit niya ulit yung logo ng kapamilya. Parang yun na rin yung topic niya dun sa round 2 niya. So medyo hindi na ganun ka-impactful sa crowd. Tapos nag-expect din yung mga tao na mag-rebat siya dahil dun sa hamon ni Mot. So yun, hindi siya nag-rebat. Kaya medyo less yung impact ng mga bara niya dito sa opener niya. Tuloy natin. Alam mo si Fangs pero putapete ka pa rin. Kung nakalusot ka doon sa mukhang Apex na may sakit, patay ka ngayon sa Apex na magaling. Palaliman pa gusto mo? Aba, huwag mong hinahamon si Kajente. Lunod ka sa akin, boy, di ka lang makakaahon pa sa Disyembre. Kolonyal mag-isip. Kala niya nakatira siya sa California. Buti pa yung iba may classic na galawan na parang Carinyosa. Balita ko, mahilig daw makipag 69 si Motmot sa Mariposa. O, baliktaran 69, Motmot, Mariposa. Wordplay ka ng wordplay, yung pamilya mo, isang linggo ng puro, yakisoba. Ako, mapa-mainstream o, indie man, laging indie man. Ikaw, taga Cavite, taga Area 1 ka lang. Ako, nasa Area 51. Oh, pati yo kailangan i-replay din. Nasa Area 51, alien. Okay, nasa na yung mga pinagmamalaki mong kanta? Nasa Spotify na ba? Huwag kang feeling ati gay, tanga. Bakla ka naman talaga, diba? Tingnan mo, na-deny ka pa. Mot ka ng mot dyan, baka mamaya, butterfly ka na. Huwag mo na itanggi. Nasa YouTube na yung sekreto mo ngayon. Tom, kung di ka talaga bakla, bakit mo ninakaw yung vibrator na naka-on? Kaya di na ako magtataka kung bigla maging bayot kasi para kang bakla na may bulutong. Bading kamot, oops, wordplay. Sa katutak ang tagasulat mo sa Cavite. Tapos magyayabang ka sa amin, tingnan nyo, ayaw pang umamin. Alam mo kung paano ko nalaman na may ghostwriter ka? Nagparamdam sa akin. Kinect nyo kasi So dito ginagamit na rin ni Apex yung classic na angulo na may tagasulat. So sinasabi niya na paano ko nalaman na may ghostwriter ka, nagparamdam sa akin. So parang dun palang nag-react ulit yung crowd sa mga bars niya. Tuloy natin. Tapos magyayabang ka sa amin, tingnan nyo, ayaw pang umamin. Alam mo kung paano ko nalaman na may ghostwriter ka? Nagparamdam sa akin. Kinect nyo kasi masyado, ayan na wili ng gusto. Kaya yung lihim na buko. Anong sinasabi mo bro? Sinusulatan din ako nang napili kong hukbo. Mali ang kutob mo. Ayoko sa ghostwriter, takot ako sa sarili kong multo. Yung mga tinuturing mo kagrupo, binuko kasuputan mo. Bukang bibig mo daw palagi, namamalimos lang po. Kaya yung lyrics niya, parang Biblia. Maraming kasulatan to. Para kang bintilador. Mahangin ka lang kasi may makina ka sa likuran mo. Ikaw, tangina mo, ikaw, ang bapong ng flip-top. Kala mo mag-isa, puta, marami pala. Tangina, kailangan mo pa ng ghostwriter, lalaki ka ba? Motivated, tangina motivated, tas ganyan mukha. Nakakasuka, isa lang ibig sabihin niya, nagsasabu ka. Kaya wag na wag ka na mag-feeling heino sa mga tao. Pag wala ka pang talo, ibig sabihin, hindi ka pa kumpleto na sundalo. Hindi ka pa kumpleto na sundalo ako. Pagdating sa etablado, barumbado, mga freestyle sa ulado, iyo, Pinas, Sulugan, BRB, nakakatatlo na ako. Kung di ako sumali, nakatikim ka sana ng kampiyonato. Alam mo kung ano katugma ng kampiyonato? Mag-usap na lang ulit tayo pag kampiyon ako. At sinyo, makulit lang yan boses mo. Kaya sila natuwa. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo sa akin, wala na bang iba? Ano ba? Inaasar akong bakla ng duwag. O di ba ang luba? Pues sana nga maikasali yung laban natin para maputukan na kita sa mukha.
round 3 ni Apex. Medyo tinulugan ng crowd yung intro niya, yung opening bars niya, dahil nga rin dun sa huling sinabi ni Mott na i-rebut mo lahat yon, lahat ng mga paratang. So hindi nagawa ni Apex yon. Tapos medyo naulit din yung sinabi niya nandun sa logo ng Kapamilya, kaya din parang nabawasan ng epekto. Pero may mga magaganda rin siyang linya dito sa round 3, although hindi ito yung pinakamalakas niyang round, lalo na yung ender niya. Dahil yung ender niya yung pinakamalakas yung reaction sa crowd, pero hindi nakadirekta kay Mott, parang ginawa niyang hamon kay Sinyo. So tignan natin yung round 3 ni Mott. Yo, gago, di ako nagpapasulat. Sa sulat ko, ako ay confident. Sinasabihan mo kong nagpapaghostwrite, tawag doon compliment. Ganun to. Tapos sinahanapan mo ko ng kanta, hintayin mo yung mixtape ko, gago. Sigurado, yung alauna mo maiiwanan ng mabilis pa sa alas 4. Sa movie ni Lunit Abra, gumanap to na kalaban. Tinira-tira sa mikropono, bigla pang in-RKO, literal na binanatan. Nakaka-insulto naman yata kung paano ka pinakinabangan, title ng pelikula, respeto. Pero yung karakter mo nilapastangan. Kaya nung palabas ay ginawaran, malamang peke yung saya mo. Kasi bawat palakpak nilang natamo, yun din ang sampal mong sinalo. Oo, ganyan ka. Okay, dito nire-reference ni Mott doon sa movie na Respeto. Spoiler alert sa mga hindi pa nakapanood ng movie. Sinasabi niya in RKO, actually hindi RKO yun, in Stone Cold Stunner ko si Apex dun sa laban na yun. So sinasabi niya dito na parang kung kami parangal yung natatanggap siya, parang binasto siya dun sa movie, na ironic kasi yung title ng movie, Respeto. Okay, tuloy natin. Kaya nung palabas ay ginawaran, malamang peke yung saya mo. Kasi bawat palakpak nilang natamo, yun din ang sampal mong sinalo. Oo, ganyan ka kalakas kay Looney. Tipong magkumpare lang kayo. Di mo alam, sinasabotahe ka na bro. Alay niya nga yata sa'yo yung kanta niya na biyahe. Kasi diba, nagpapamasahe siya sa'yo. Okay, wala akong kantang biyahe. Wala akong kanta na biyahe yung title. Siguro yung sinasabi niya dito, abante. Pero, okay din. Effort. Tuloy natin. Ang sinasabotahe ka na bro, alay niya nga yata sa'yo yung kanta niya na biyahe. Kasi diba, nagpapamasahe siya sa'yo. Oo, ikaw ay tao lang ni Looney. Tagahugas ng platito ni Ron Helly. Kayo lang ni Abra yung komplikado, kasi di ko alam kung sino ba yung Becky. Kasi real to, nasa YouTube pa yung big. Lagi silang partner sa mga gig, para sa hip-hop daw yung standout. Nung pinanood ko, putang ina, magkaduet pa sila, kumakanta ng Thinking Out Loud. Baka itanggi mo pa, o ay dahilan, kababaihan, pinapatili nyo lang sila. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa. Pero walang kaso yun sa kanya. Pangarap niya na raw yan noon pa. Sa katunayan, para sa katanyagan, yung mga tala na mismo ang niluluhuran niya. Oo, nakasandal ka sa pader, kapalit ng paglilingkod. Pero minsan, ikaw yung sinasandal ang pader, kasi taga-amot ka ng likod. Tagasunod, parang anino ni Ron Abra at Loon. Sobrang loser mo na yata sa ginagawa mong move. Sabi mo kay Sayan sa Ilustrado, siya yung naglagay ng loose. Pues ikaw naman yung nilagay na taga-serve sa Cerberus. Ikaw ang napili na alipin. Nagpauto ka naman dudong. Binilog lang yung utak mong ulangot para gawing katulong. Pero sa utos na mga utoso, mukhang nasanay ka na yata
tapos mananatili ka ng alalaya, hindi ka nalalaya. Oo, sinadya kong bali, o sinadya kong laruin para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabalikta rin. Yung bangko nakatayo sa sarili kong paa kasi nagsusulat po ng magdamagan hanggang takipsili may maglaon kaya nakatakdang lumubog tong haring araw sa nag-ensayo ng maghapon sakto na mga ko'y may kanta na lilim na sa liwanag mo'y lalamon kaya sa huling yugto ng isa buhay wala nang haring araw na aahon. Round 3, medyo malakas yung closer ni Mott kung ikukumpara doon sa closer ni Apex. Pero mas malinis yung delivery ni Apex sa round 3. Pero yun nga, mas na isarado ni Mott na mas maayos yung rounds niya. Although marami siyang parang inaccurate na references tulad nung RKO tsaka nung biyahe. Pero nabawi naman ng mga wordplays niya tulad ng haring araw na ahon at yung mga baliktaran niya, yung alila, alila pa rin kahit nabalikta rin. Yung mga platito ni Ron Henley, tao lang ni Looney, platito ni Ron Henley. So, siguro konti lang, konting edge siguro bibigay ko kay Mott. Pwede rin sana kay Apex, pero yun nga, medyo nangyari kasi hindi niya tinapos ng solid yung round 3 niya. Sa halip, parang kinall out niya si Sinyo. Hindi para kay Mott. Kung pinalitan sana ni Apex yung huli niyang linya na solid para kay Mott, siguro malinaw na kay Apex sana tong round 3. Kaso, yun nga. So, round 1, tabla. Round 2, tabla. Round 3 kay Mott. At, yun. Tingnan natin kung ano desisyon ng mga judges. Flip top welta pala yung tong 4. Apex vs. Mott. Maging ice pang beses para sa kanila. Yan yung mga laban na panalo talaga lahat. Pero advancing sa tournament, 9 judges. Ang boto ng hurado, 9-0 para kay Mott. Panalo doon. Sana na-enjoy niyo yung battle na to at yung review. Iba talaga yung magkaiba talaga yung epekto pag napanood mo siya ng live tsaka pag sa YouTube mo na lang siya napanood. Dahil pag nag-judge ka ng live, kailangan talagang wala nang rewind-rewind yun eh. On the spot na tsaka mas ramdam mo yung intensity. Dito parang ano na lang siya, parang kung ano na lang yung mapapanood mo at meron kang chance na i-rewind. So, yun. Abangan nyo yung mga sunod na uploads pa namin. Battles at kanta dito sa Break It Down. Hanggang dito na lang. Peace! I'm out.